Hi guys, welcome back sa ating channel. For this video, pag-uusapan natin kung okay pa ba ang laruin ng HOH, masaya pa ba siyang laruin, and then kung may earnings pa ba tayo dito sa laro na to. So tara, samahan nyo ako guys. So ayan, is nakikita nyo naman, is nagpa-farm pa rin tayo dito sa ating mga account. So currently meron tayong 5 character ngayon sa 5 Gmail na gamit natin ngayon. Okay, so yung 5 Gmail na yon is ita times 3 natin yon kasi nga pwede tayong mag-create doon ng 3 per Gmail. So meron tayo ngayong 15 character dito sa HOH. Okay, so pwede nyo yung dagdagan kasi nga depende yun sa specs ng computer nyo, and then kung marami kayong cellphone, pwede nyo yun dagdagan. So napakadali lang naman, kahit naman hindi nyo kasama yung mga alts nyo, magsama lang kayo ng mga bots, is makagawa na kayo ng dungeon. So yun nga yung pangit dito sa HOH guys, di ba? Sana is kailangan mo muna magpa-lever o magpataas ng EP para makuha mo yung mga rewards sa dungeon. Okay, so ngayon kasi kahit na noobs ka lang, is makakapag farm ka ng mithril kahit hindi ka na magpa-level, kahit hindi ka na magkaroon ng items. Pero anyways, may earning pa rin naman siya. So right now is currently 0.12. So kanina 0.11 yan. So pataas yan ng pataas. Kanina 4 lang yan eh. 4.3%. Ngayon 5.36% na siya. Yung hong ko natin guys. Okay, so mga nasa ano yan, 7 pesos. Okay, so once na nag 6 pesos siya, hindi tayo magpapalit. Pag nag 7, dun tayo magpapalit. And then exchange na natin agad yun sa Wemix. Para may holdings tayo ng Wemix guys. Kasi nga pataas na siya ngayon. Okay. So right now, so malino tayo dyan, 5 Gmail, 3 accounts. Okay, so times 3 yun. So meron tayong 15 character. So kung makaka-farm tayo every 3 to 4 days ng magkano ba ang smelting ngayon? So 37, so 3 to 4 days yan guys, depende sa bilis nyo and then sa guild nyo kung sumasahod kayo guys. Okay, pwedeng 2 days yan kung lagi kayong sumasahod sa inyong guild. Or nasa, halimbawa sa top 1 guild kayo, so malaki yung sahod doon. Okay, so yung iba kasi yung ginagawa nila is yung alts nila isinasali rin nila sa guild, pinapalakas nila yan, hindi yan mga mahihina, hindi lang talaga, halos parang main na rin, kaya madali lang naman magpalakas dito guys. Okay, so kung sumasahod din yon is halos 2 days lang nila ina-earn yung ano, yung mithril na yon, so 37,000. Okay, so pwede nyo naman gawin yon, wala namang masama ron kasi pinalakas nyo naman yung alts nyo. Kung kaya nyo naman siya kontrolin sa mga war and sa sanctuary battle is okay lang naman. Okay lang mag alts ng marami, alts ng mga malalakas para na rin sa earnings. Okay, so free to play pa rin tayo guys ha. So yung EP natin or yung BR natin is free to play yan. So kung nakikita nyo, pag gumawa tayo ng dungeon sa 5 character natin, kasi halos 8 dungeon lang naman ang papasukin natin dyan. Kahit naman tigi-isa lang naman eh. Kahit tigi-isang clear lang is makukuha nyo na yung ano, yung mithril natin guys. So yan no, so napakabilis lang. So kasi ginagawa ko lang din naman yung mga ibang dungeon kasi nasa main account tayo ngayon. Kasi sayang yung mga drop. Okay. So, pero pwede nyo yung gawin na mag-farm kayo ng mithril sa mga alts nyo. Or kung 10 man yan, magsama kayo ng bot. 5 minutes lang per character guys, is matatapos nyo na yung inyong mga dungeon. Pero ang nire-recommend ko sa inyo guys is unahin nyo muna yung trials kasi may ano lang yun. May oras lang yun. Once na nakita nyo open yung trial, is pasukin nyo na agad. Pati yung nymph. Yung NIMP hindi na importante yon, yung trials lang. Kasi yun ang may oras sa pagkuha or pag-farm ng mithril. Yun lang naman ang may oras na dungeon na need natin pasukin para makomplete natin yung mithril quest everyday. Okay, so kung meron tayong, alimbawa na lang ito guys, 5 character, 3 to 4 days, so meron yan 35 pesos. Okay, so pagpalagay na lang natin na meron tayong 5 hongko every 3 to 4 days. So magkano yun guys? So mga nasa 35 pesos times natin sa 3.
kasi nga 3 characters. So 105 pesos 3 to 4 days sa 5 account lang 'yung guys. Okay, so paano pa 'yung may mga 10 account? So pwede pa rin 'yung 1k nila every 3 to 4 days guys. So 1050 pa rin 'yon. Okay? So 10 account lang 'yon. Kasi ngayon 'ung pinapakita ko lang sa inyo is 5 account lang 'to. 5 Gmail na may tigtatatlong character and then 3 to 4 days is 105 pesos. Okay, sa pagpapalit naman ng Mithril is napakadali lang kasi sabay-sabay lang din naman 'yan kung nakikita nyo 'yan. O, 'di ba? Okay, so wala namang makaproblema 'yan. So right now lang is pinapakita ko sa inyo is 5 character lang pero pwede natin 'yang dagdagan. Okay? Depende sa sipag nyo yung ma-earn yung Honko token guys. Okay, so gets nyo na? So medyo malabo na yung 2k per day dito sa Honor Repairs kasi nga sobrang baba na ng token pero may earnings pa rin ang mga free to play. So no investment guys. Hindi nyo kailangan mag-invest dito para mag-earn kayo sa laro na to. Hindi nyo rin kailangan mag-invest para lang makapag-enjoy sa laro na to guys. Okay, so yun ang kagandahan nito. And then, sa next video pala natin guys, is update natin yung ano, KOF. Kasi may mga nagtatanong na kung free to play nga ba talaga ang KOF. So, ngayon pa lang, itong KOF guys, so dinownload natin siya. Sa tingin ko is mahihirapan ang mga free to play dito. Maliban na lang kung talagang magaling ka sa KOF. Pero sa tingin ko guys, is talagang hindi siya free to play. And then, ano, yung NFT kasi niya is 5,000 pesos. So, sasabihin ko sa inyo ngayon kung bakit. Abangan nyo yung video natin about sa KOF, guys. So, anyways, hanggang dito na lang muna tayo, guys. At least napakita ko sa inyo na maganda pa rin naman laruin ang HOH. Lalo na sa mga free-to-play. Free-to-play friendly talaga siya. And then, makakahabol ka kahit saang server naman dyan. So, marami naman mag-help sa'yo. Kasi kahit mga bot lang naman magpa-level ka, is okay lang, guys. Okay? So again, Gatsky po, maraming salamat sa panonood and sa suporta. As always po, peace out.